malaki ang pagbabago. Napakalaki. Marami. Ako si Bobby Siplan na tumitira sa Togpon. Ako po si Pipita Siplan. Po lumipat naman dito sa lugar ng aking asawa dito sa Rio Tuba. Kuan talaga na ni tip mga sa bundok, yung hindi na nagbababa ng mga bayan. Maraming mga katutubuan dito nung araw. Diyan, yung minsan nagkatrabaho rin sa arte yung iba. Yung iba dyan, sa mga bukay rin nila, tanim-tanim ng mga saging, gulay. Ako si Mrs. Lagrimas Padilla, nakatira sa Marabahay, talaga sa Palawan. 45 years old. Ang asawa ko, manging isda. Akala ko mas magandang kapalaran. Tapos yung pala lalo lang napasama. Of the indigenous people. Can we provide employment opportunities or economic upliftment for them? And the women, try to look into the way of Pacific pooling. And then there's also another case. Find out areas, can we do something to make it more productive? Because there are issues that is toxic. Hindi ko rin po alam paano epekto sa amin ito. Tulad lang. Amoy lang ng planta, ganun. Yun lang naman po ang naano namin. Pero ang sabi naman nila, hindi rin daw maka-apekto. Sabi ng mga nagro-robbing dito ng mga nagmamay-ari niyan. Kasi hindi rin daw maka-apekto. Ang pollution daw niyan ay hindi rin maka-apekto sa tao. Hindi ko lang alam po. Kasi kami, tao lang. Dati yung maliliit pa kami gusto. Hindi pa ganitong kulay nito eh. Mag-operasyon ng artel. Yun na bungkal ko ang bundok. Yun ang pagbaba ng kulang tubig nito. Noon, pwede pa kami maligo sa gitna ng ilog pagka malaki ang dagat. Pag may salbabida lang, pwedeng maligo sa gitna hanggang tumawid sa kabilang ilog. Pagka mangisda, kahit dyan lang, malalaking isda ang mahuli, mga lapu-lapu, mga pulahan. Marami pa talaga ang laman ng ilog noon. Noon yun, pero ngayon, malaki na ang kaibahan, malaki na ang pagbabago. Pansin mo, marami mga malalaking barges, maraming mga barko. Tapos yun, naglo-loading ng sulfuric. Alam nyo naman kung gaano kadeligado yung chemical na yun, di ba? Kaysa yun sa pinangangambahan namin na once mag-leach sa taas, talagang affected kami dito. Ano nga lang, huwag mangyari yun. Sa bagay, ang Japan naman sabi nila kailala sa pagiging maingat. Kaso lang minsan, pagkalikasan ang maniningil. Sabi ko nga, mahirap din magsalita laban sa kanila. Pero sabi ko, kami, hindi naman kami umaasa sa kanila talaga na ano, mawala sila, maalis sila, or tuloy lang ang inami kasi hindi naman kami nakadepend sa kanila. Nagtitiis na lang kami sa ganito, ay alang-alang saan kami magpunta, ma'am. Maglayas man kami, dito na rin kami pinanganak. Hindi rin namin alam kung saan kami pupunta. Mga katutubo po, talagang walang alam, ganito na lang. Basta't makakain lang sa tatlong bisis sa isang araw, okay na. Iniisip ko na rin maghanap ng ibang lugar na nahihirapan na rin ako dito. Nahihirapan na rin kami gawa na. Hindi na nga pareho dati. Malaki ang pagbabago, napakalaki.